Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang grupo ng Erensya Sariaya na bagong grupong tinayo ng nitong February 25, 2023. Kaisa po kami na buhay ng grupong ito. Una ay ang pagmamahal namin sa natatanging kayamanan, cultural, historical at erensya ng Sariaya. Dito rin po nabuo na yung aming mga passion and commitment ay ipagpatuloy ang pagpapalago, pagpapakilala, pagtuturo ng aming natatanging yaman dito sa bahay ng Sariya. Ako po si Danny De Luna, kasama po at kasapi ng Erensya Sariya. Siguro natataka kayo kung bakit malalaki ang bahay dito sa Sariya. Hindi siya typical sa mga bayan sa Pilipinas. Ang ekonomiya kasi ng Sariya ay naka-angkor sa Niyog. So, nung panahong yun, and siguro, unique din kasi ang Sariya dahil meron siyang bundok at may dagat. So, talagang nag-flourish yung coconut industry. So, pag marami kang land holdings at ang coconut mo ay maganda ang quality, so, your money. So, ganon. So, ang tawag sa Niyog ng Sariya nung panahon na yun ay Blue Seal, meaning top quality, premium. Siguro, interaction ng volcanic soil at saka yung dagat. So, kaya siguro tuloy-tuloy yung pagangat ng industriya ng Niyog. Okay? So, may pera. So, build houses. Grand houses. So, yun po yung kaya siguro maraming bahay dito sa Sariaya. Hi. Gusto ko lang ipunto na dito sa Sariaya ay ang mga bahay na malalaki, hindi lang bahay na malalaki ang meron sa amin. Meron kami ding mga medium-sized houses na tinataguri ang mga Art Deco houses, may Art Nouveau, at saka vernacular. So, kung kayo mapupunta sa Sariaya at makita nyo sa bandang parke, may maganda kaming simbahan, meron kami na heritage na munisipyo na ginawa ni Juan Arellano, at around the munisipyo and the church are big houses, pero sa likod nun, siguro mga dalawa, tatlong kanto, makikita nyo yung mga vernacular houses. So, magandang tingnan at makita ng mga tao sa kalapit bayan at sa ibang mga ibang lugar na dito sa Sariaya, hindi lang houses, may aming tradisyon, may kakaibang kulinarya at mga kostumbre na magiging interesting para sa inyo. Thank you.
kasama pa rin natin ang Herencia Sariaya, a civic organization that aims to provide and conserve the rich heritage of Sariaya, Quezon. Ayan. Alam niyo, first time po akong nakapunta dito sa Sariaya. Ayan, talagang ako ay namangha sa mga magagandang structure dito. Especially yung bahay katabi ng simbahan. So, ito yung Natalio Enriquez Mansion na tinatawag. And talagang makikita nyo from outside pa lang, makikita nyo na manghihinayang ka talaga dahil ito yung pinaka-highlight ng Sariaya. Once you enter the Sariaya Quezon, ito na yung makikita mo. So, tanungin natin ang Herencia kung ano yung point nila about dito sa bahay na ito. Oh, totoo. Lalo na sa mga first time na magbibisita dito, makita yung feel parang state of disrepair ng bahay na yon. So, ano pa kaya kung kami mismo taga rito, makita siya everyday. So, nakakalungkot pero may gusto kaming puntuhin. Teka, what can we do? Parang gano'n. Anong pwede natin gawin given this situation? So, naghahanap kami ng sagot sa tanong na yon. So, ano po yung ano nito? May idea po ba kayo ano yung plan nila rito? Or ano? Tita Anshin, can you? Nabalitaan namin, by the way, I'm Vicky Davila. Tubo din po sa Riaya. Tumira lang sa Manila for about mahigit na 40 years. Nung bumalik ako, nagkaroon ako talaga ng interest dito sa bayan namin. Kasi may mga kayamanan kami, mga pamanan lahi, na gusto namin ma-conserve. Kaya lang, nung tinitingnan ko ang mga kaibigan ko dumadaan din papuntang Bicol, sabi niya, Vicky, ano ba nangyari doon sa bahay na yon? Ang alam ko, dito sa bahay na to, ay nasa sa pangalan na ng isang parang maliit na isang kumpanya na yung mga datihan na may-ari ay hindi na umuuwi o nakikialam sa pag-aayos ng kanilang tirahan. So ayoko naman na mag-guess pa kung ano ba ang estado ng ownership dyan. Basta sa akin, sa isang simpleng sumisimba, mamamayan, nakikita lagi. Sana ang ganda-ganda nitong kayamanan nito na pinagmamalaki namin. Na dinisenyo pa ng isang anak ng bayani na ang pangalan daw ng arkitekto nito ay si Andres de Luna de San Pedro. At pinatunayan sa akin ng isang arkitekto na pumanik siya sa tore. Nandun nga naka-inscribe ang pangalan ng Batikan, ang prominenteng arkitekto. Na nagtataka ako bakit si Sariaya lalaki ng bahay datihan ka noon daw mayayaman mga may-ari ng mga loten, mga magpipinsan, kung napapansin nyo yung kakalapit na mga structures magpipinsan nagpagawa ng malalaking bahay dahil sa nakukuha nilang produkto mula sa inyo. Okay, so isa sa mga talagang kumuha ng aking attention, itong isang tinatawag nilang malaking bahay na pinagsyutingan pa ng underage. And shake, rattle, and roll. Ano po yung input nyo dito? Sa among the big houses sa Riaya, ito yung bahay na tawag namin malaking bahay. Nakaka-relate kami dito kasi kabarkada yung mga may-ari. Tapos nakakapag-party kami dito. And then, nakita din namin through the years yung hindi siya naalagaan talaga until siya matransfer ng ownership. Again, kung mayroon mga bagong may-ari nito, gusto natin sana ma-preserve yung look, i-adapt yung gamit niya kung anong balak nila dun sa hinihingi ng sitwasyon or ng paligid kung saan siya nakatayo. So, ayun, sana ma-preserve, sana magamit. Ito nga pala, Raul, itong mga bahay na nabanggit natin yung Enriquez, itong tinatawag na malaking bahay o pink house, bahagi ng Heritage District Zone na nakapaloob sa isang ordinansa sa ating LGU. Kailangan siguro malinaw ang mga panuntunan para sa mga struktura na ito. Ano ba? Magagamit ba ito na may-ari para isang malaking commercial establishment? Pwede bang gibain nila ang mga parte na yan? Pwede nilang palitan ba ng anyo o pintura man lang? O
pagandahin yung ano mga kailangan panuntunan o mga guidelines man lang na pwedeng sundin. Oo. Ng mga may-ari. Palagay ko dapat sana ideally may guidelines para yun yung susundin ng kung itong bahay na to, yung the other houses na kailangan din ng attention, may isang parang master plan na mag-emanate sa isang institution din na susundin ng lahat. Nang ganon, walang ambivalence na ito sana ang gusto natin mangyari. Napansin ko kasi kahit na maganda yung sa grand yung sa Enriquez, grand din yung sa Pink House na dating pag-aari ng Three Sisters na kung tawagin, pagdating naman doon sa kabilang kanto, dilapidated na, pinabayaan na, inabandon na, maring hindi nga ganun din grand yung kanyang structure. Pero kung sakali pag-isipan ng community na ayusin, wala na yung mga tarapal ba na tinatawag natin, mga cover na ano. Kung ako man, ang isang turista, at madatnan ko yung ganong klaseng maliit na pamayan or poblasyon or center ng poblasyon, masisiyahan din ako. Sabi ko, ganda nitong bayan na to dahil parang iisa ang iniisip ng mga nakatira dito. Kaya nangyayari na ito ay hindi maganda, ito maganda, ito bago, naging modern. Kasi walang isang pinupuntahang direksyon, walang tema, hindi malinaw sa kanila kung ano ba ang akma doon sa Heritage District. Lagi natin sinasabi, Sariaya Art Deco of Quezon. Pero oo nga, magaganda yung structures natin. Pero yung mga kabuuan, bumababa yung value ng mga Art Deco structures natin. Yeah, exactly. Gusto ko lang sundan yun kasi maswerte tayo ang Herencia Sariaya kasi nabigyan tayo ng access ng LGU. Parang we're partners sa mga development plans, lalo na may kinalaman sa conservation. May mga projects on the pipeline na kami ngayon, pagtatayo ng welcome arc, pagre-restore ng parke. Pero parang inaisip din namin ng grupo, magkaroon tayo ng welcome arc, ma-restore yung parke, pero anong mangyayari kung hindi rin naman natin simultaneously ina-address yung pag-deteriorate ng mga old houses, ng mga heritage houses? Parang saan pupunta lahat ng to kung hindi pangkabuuan yung tingin mo sa mga bagay-bagay? Kaya nga, ang heritage conservation ay hindi lamang iisa o dalawang tao ang nakikilahok, kundi buong komunidad. Dagdag ko lang doon, may negosyo na pwedeng ma-generate, i-maintain yung look, tapos pwede talaga siya, it's may commercial value kasi yung lugar. So, adaptive reuse ang tinatawag exactly, natin doon sa mga structures din. Magandang umaga po. Danny De Luna po from Sariaya Tourism Office. Sa aking kuro-kuro opinion, siguro nais nating basahin o balikan yung nilalaman ng bagong batas na lumabas noong August 23, 2023. At dito sa bagong batas na to, inamyendahan yung dating batas na tinatawag na RA 1066. So ito yung National Heritage Act of 2009. So nais kong dalhin ang ating focus dun sa sinasabi ng bagong batas na 11961, which is ang kailangan daw para malaman muna natin kung anong meron ang sariyaya ay unahin daw muna ang cultural mapping. Na, pag na-cultural mapping po natin, nandun na yung mga characteristics ng mga bahay na dapat nating i-focus kung ano ang magagawa natin. Kung nakita po natin sa cultural mapping na kailangan ng restoration, yun po ang gagawin natin. Kung nakita naman natin po sa
pag-i-evaluate through cultural mapping ay kailangan ng registration at memorandum of agreement with the owner. So, yun po ang gagawin natin. So, medyo luminaw po ang gabay sa bagong batas ng Republic Act 11961. Kasi, marami pong gagawin, pero kung hindi po ipofocus, baka hindi matapos. So, ngayon, kung kay Doña Margarita, at gagamitin natin yung sinasabi ni Republic Act 11961, so, ang una pong gagawin natin, imapping po yung lugar. Tapos, bisitahin yung bahay. Pag nakita po kung ano ang dapat gawin doon, halimbawa po, ang nakitang dapat gawin ay kausapin ang may-ari para magkamera ng Memorandum of Agreements. Kasi, kailangan, mahalaga po ito para maiwasan po yung paulit-ulit na misunderstanding at pag-away-away. Sorry po, I mean misunderstanding. Na hindi nagkakaunawaan po yung may-ari na tinatawag na stakeholder at yung mga katulad naming cultural advocates o cultural worker. Kasi minsan, hindi maunawaan, akala trespassing o akala nakikialam. Pero yun pala, tumutulong lang yung mga taong tinatawag na cultural worker para maisalba o maipreserba yung ating cultural property. Pag sinabi pong renovation, bago lahat. Pero pag sinabing restoration, ibabalik yung original na nilalaman o itsura o idisenyo ng ating cultural o ancestral house. Kung merong dapat tanggalin, sa restoration po, tatanggalin. Halimbawa po, example lang. Nilagyan po ng asul na bubong. Hindi naman po yun ang disenyo ng bahay, kundi tisa, kulay pula. So, yung malapit na materyales na mukhang tisa, yun po ang ilalagay na bubong. So, kung wala naman pong makuhang tisa na kulay pula, siguro po papayag na yung batas na ang gagamitin natin bubong ay yung mukhang tisa, pero made of steel na siya. So, medyo kapayag-payag na kasi ganun din ang itsura at matibay. So, ganun po ang sinasabi ng batas tungkol sa restoration. Hindi po ito renovation. Kasi sa renovation, bagong disenyo, bago lahat. Sa restoration, ibabalik almost 80% po ng itsura, disenyo, kulay, haligi, siguro po pati yung halaman na nakalagay doon sa sinaunang picture kung makakakuha po tayo, yun po ang sinasabing restoration. Okay. Maraming salamat po. Vlogger. Okay, so dahil nga, siyempre, alam niyo naman po kung bakit tayo nandito sa Sariyaya para tulungan itong mga individual na mga concern na ito sa cultural properties ng Sariyaya. Siyempre, sa tulong natin, siyempre sa inyo rin na nanonood ng video na ito ay sana suportahan nyo rin yung mga tao na talagang nagbibigay concern sa mga napapabayaan ng mana ng Sariyaya or kahit sa ibang bayan ng Pilipinas. Ayan, so suportahan po natin sila and I hope po na ma-share nyo itong video na ito para mas marami po yung makaalam o makapanood ng video na ito. Eh, maraming salamat po, Herencia Sariyaya. Maraming salamat po. Sir, thank you. Thank you. So, mayroon tayong part 3? Oo. Oo.